mawawala yung mga to, hindi lang ako, hindi lang isa, hindi lang dalawa sa pamilya namin o mga mamamayan ng Masinloc yung masisira dito. Ako si Beth Sarmento, 47 years old. Ako po si Nestor Daet, 60 years old. Ako nga pala si Florante Bulataw, nasa astong tanggulang. Nakatira sa San Salvador, Masinloc, Zambales. Ako bilang isang mamamayan ng San Salvador, kailangan namin itong pangalagaan kasi dito nakasalala yung kabuhayan namin. Yan ang lugar na kung saan ang mga nakatira dito nakasalalay ang kanilang kinabukasan, ang kanilang pamilya. Yung mga lugar na yan ang pinagkukuhanan nila ng kanilang kinabubuhay. Diyan namin kinukuha lahat ng aming pangangailangan, lalo na ngayon ang hirap ng buhay, kaya diyan kami umaasa. Buhay na namin yan. Mahal na mahal po namin ito kasi kung nasira to, mawawalan kami ng hanap buhay. Hindi lang kami dito sa San Salvador ang maapektuhan, kung hindi buong Masinloc talaga dahil dito umaasa lahat halos ng mga mangingisda. Walang humpay ang kanilang pag-abuso sa mga lugar na yon. Tulad ng mga gumagamit ng dinamita, naapektuhan, nabubuhay ng mga tiga rito. Kung yun ay mapabayaan, darating ang panahon na yung mga susunod na henerasyon, hindi na nila makikita yung mga bagay na yon, lalong-lalo na yung mga nakadira sa mga lugar na yon. Ang ikinabubuhay lang namin, mangingisda. Kung masisira ang tinitirhan ng mga isda, useless ang ano namin, saan kami kukuha? Doon lang kami nabubuhay. Kailangan namin siyang protektahan sa mga naninira, yung mga gumagamit ng illegal. Lahat ng klaseng bagay na makakasira sa kanila, kailangan namin silang putulin. Kapag ito ay lubusang mawala, lubusang mapabayaan, ang una-unang masasakripisyo dito yung kami rin, mga mangisda. Pumamigyan ng apat na impormasyon yung buong komunidad ng Masinloc. Ang mga lugar na yan ay mapapangalagaan, at pag ito ay naalagaang mabuti at maayos, nakakasiguro po tayo na yung kinabukasan ng mga susunod pang henerasyon ay magpapatuloy, dahil napaka-importante ng mga lugar na yan dito sa aming pangyayanan, particular po ang mga pagpumangasin. Masisimulan yan pag may pagkakaisa para mapangalagaan yung katubigan. Hindi lang kasi sa karagatan ang dapat naunahin na pangalagaan. Nagiging sakabal din yun pag marami ng basura ang nasa tabing dagat. Siyempre, mapupunta na yun sa dagat, makakain ng isda, kaya pupulupot sa mga bagay-bagay, kaya namamatay din. Kung madumi na yung dagat, marami ng basura, marami ng mga bagay-bagay na nakakasira. Wala na silang mahuli, nasa malayo na yung isda. Masakit kaya sa amin na marinig yung hindi siya importante. Kasi talagang importante yun sa amin, kumbaga mahalagang mahalaga siya. Kung makakarinig kami ng lalo sinasabi nila hindi mahalaga sa amin, bakit? Sa kanila, sa amin, pinakamahalaga. Masakit po sa amin yung ganun kasi hindi nila naiintindihan ang nararamdaman ng isang mangisda. Kanila ay maaaring baliwalain nila pero sa amin ay napakahalaga yun. Yung mga tao dapat maipaabot sa kanila ang kahalagahan ng mga lugar na yan. Mabigyan sila ng mga sapat na impormasyon para magkaisa ang lahat at pangalagaan. Kung mawawala po kasi ito, mawawala na rin po kami. Wala na rin titira sa San Salvador. Wala na rin mamamayan ang San Salvador. Mahalaga ito. Mahalagang mahalaga ito sa amin. Hindi po namin kakayanin na mawala ito. Ito yung Bahura. Ako si Beth Sarmento. Ako si Florante Bolataw. Ako si Nestor Daet. At ito ang tunay na buhay sa likod ng mga bahura ng Masinloc, Zambales.